Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa ating hadith 102, ang susunod na hadith, An Abi Dharrin wa Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhuma, anna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal, Ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'is sayyi'at al-hasana tamhuha, wa khalikin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmidhi wa gayruhum bi isnadin hasan. Iniulat ni Abu Dar al-Ghifari at ni Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhuma na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nakatakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala saan man kayo naroon at sundan ninyo ang nagawa ninyong kasalanan ng mabubuting gawain at makitungo kayo sa mga tao ng mabuting pakikitungo. Hadith na iniulat ni Abu Dawud, Imam Ahmad at Tirmidhi at iba pa sa isnad na hasan. Ang mga tagapag-ulat ng hadith na ito, ang una sa kanila ay si Mu'ad bin Jabal na nag-Muslim na siya ay 18 taong gulang. At tinutukoy siya ng mga scholars bilang pinaka nakakaalam pagdating sa mga usapin ng halal at haram. At siya ay namatay sa 18 taon ng matapos ang hijra. At siya ay nag-ulat ng 157 mga hadith. Ang ikalawa namang tagapag-ulat ng hadith na ito ay si Abu Dar Jundub bin Junada bin Sufyan al-Ghifari at siya ay namatay sa taon na 32 matapos ang hijra at siya ay nakapag-ulat ng 281 hadith. Ang hadith na ito ay tumutukoy sa mga karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala at karapatan ng mga nilikha. At ang hadith na ito nga ay tumukoy sa dapat tayong magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at tratuhin natin ang maayos ang ating kapwa. Ang sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ittaqillaha haythuma kunt, na katakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala saan ka man naroon. Ang takwa na tinutukoy dito ayon sa sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, at takwa hiya al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-istidadu liyawmir rahil wal-rida min ad-dunya bil-kalil. Na sinabi niya na ang takwa, ito ay ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang al-jalil, ang marangal, at ang pagsasagawa ng mga gawain ng naayon lamang sa kung ano ang ipinahayag. At ito nga ay ang Quran at ang Sunna. At ang paghahanda sa araw ng paglisan. At ito nga ay ang araw ng kamatayan. At ang pagkalugod sa buhay natin dito sa mundo sa kung ano lamang ang sapat. At pagkalugod natin sa kabila ng pagiging kaunti ng kung ano man ang mayroon tayo. At sa kabilang dako naman sa kahulugan ni Ibn Mas'ud sa takwa, hiya ayuta Allahu falayu'sa wa yudkar falayunsa wa yushkar falayukfar. Na sinabi niya na ito ay ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang hindi pagsuway sa kanya, ang pag-aalala sa kanya at ang hindi paglimot sa kanya, at ang pagpapasalamat sa kanya, at ang hindi ang kawalan ng pananampalataya sa kanya. Sinabi naman ni Abu Darda, hiya ayakuna lisano ka rataban bidhikrillahi ta'ala. At ang takwa ay kay Abu Darda ay ang mabasa ang iyong dila ng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi naman ni Talq bin Habib, hiya ang ta'budallaha ala nurim minallahi wa tarju thawaballahi wa antatruk ma'asiyatallahi ala nuri
minallah. Taksya, ikaballah. Na sinabi dito, na isa sa mga kahulugan pa ng takwa, na sinabi ni Talak bin Habib, na ito ay ang pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa liwanag mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, o gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ay naghahangad ng kanyang gantimpala. At ang pag-iwan mo sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala nang may pagkatakot sa kanyang mga parusa. Sinabi naman ni Ibn Taymiyyah rahimahullah na wa hiya antaj'ala bainaka wa baina adhaballahi wikaya bifi'lil awamir wa tarkun nawahi. Na sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah na ito ay ang paggawa mo ng pagitan. Sa pagitan mo at sa pagitan ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o ito ang pagkakaroon mo ng proteksyon sa pagitan mo at sa pagitan ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsasagawa ng kanyang mga ipinag-utos at pag-iwan sa kanyang mga ipinagbabawal. Ang takwa, ito ang isa sa mga ipinayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, na inihabilin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna sa inyo na ibinigyan ng kapahayagan, at gayon din sa inyo na katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang kanyang habilin o utos sa mga sugo at gayon din sa mga mananampalataya at sa lahat ng mga tao. At ito ang habilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma. Ang takwa ay merong mga mabubuting idinudulot. At una dito ay ang gabay. Ang pagpapa at kasama na rin dito ang pagpapadalingan ng ating mga gawain, ang pagdating ng mga biyaya na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi natin nabibilang, at ang pagkabayad nito sa ating mga kasalanan, at ang pagdating ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakatanggap ng ating mabubuting mga gawain, ang pagpasok sa paraiso, ang kaligtasan mula sa impyerno, ang tagumpay, ang kaalaman na panrelihiyon, at iba pa. Napawang mga nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga aya mula sa Quran na binabanggit niya ang takwa. At sa sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ittaqillah, ito ay isang pananalita na pag-uutos. At gayon din ay sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga ayat na sinabi niya na ittaqillah, na nangangahulugan ng pagiging obligado nito. At nararapat na tayo ay sumunod dito at umiwas sa kung ano man ang kabaligtaran nito. Sa tinukoy naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haythu ma kunt, ang tinutukoy dito ay ang katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang lugar tayo ay naroroon. Maging tayo man ay nasa loob ng bahay, tayo man ay nasa daanan, sa masjid, sa paaralan, o kasama ng mga tao, o kaya tayo ay nasa mga bukid, o tayo man ay may kasama, o tayo man ay nag-iisa, ang takwa ay nararapat na isa sa buhay natin, na tayo ay merong dalisay na takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi lamang tayo nagpapakita ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa merong posibilidad na kung tayo ay lalabag ay tayo ay huhulihin ng mga nagpapatupad ng batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay kanilang parurusahan. Bagkus, ang tunay na takwa nga ay ang paglayo natin
sa mga pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa ng kanyang mga ipinag-utos upang iligtas natin ang ating mga sarili mula sa mga parusa ni Allah. At kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, na sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa ikaw ay abutan ng kamatayan. At ang tinutukoy nga dito ay sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon saan man tayo naroroon hanggang sa tayo ay abutan ng kamatayan. Dahil ang pagkakataon lamang natin na gumawa nga ng kabutihan ay dito lamang sa mundo habang tayo ay nabubuhay pa. Sa sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi sayyiat al-hasana tamhuha, at-tabi huwa al-hasana wal matbu huwa sayyi'a. At tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang susunod nating gagawin o pang susunod natin ay ang kabutihan, at ang matatakpan sa pamagitan ng mabuting gawain nito ay ang sayyi'a. Wal hasana hiya al ajru wa thawabu wal amal salih wa kullu ma yurdi Allahu azza wa jalla wa yathibu alay. At ang hasana nga na tinutukoy ay anumang gawain na mayroong gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga mabuting mga gawain at kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang binibigyan ng gantimpala. Wa sayyi'atu hiya al ith wal aqab wal amal sayyi wa kullu ma yabghadahu Allahu wa yu'aqibu alayh. Na ang sayyi'a naman ng mga kasalanan ay anumang mga bagay na may kalakip na kasalanan o parusa o anumang masamang gawain at anumang kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala at parurusahan niya. Wa min mukaffiratid dhunub alhasanat yudhibna asayyi'at. At kabilang nga sa mga kabayaran sa ating mga kasalanan ay ang paggawa natin ng mga kabutihan. At kabilang pa, bukod pa nga sa paggawa natin ng kabutihan, iba pang mga gawain na magiging dahilan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una dito ay ang istighfar o paghingi natin ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, ang pagkakaroon natin ng pananampalataya na taos puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, ang mga mabubuting ang mga gawain. Ikaapat, ang pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gusto kong bigyang diin na ang istighfar at ang tauba ay magkaiba. Ang tauba ay isang kompletong proseso ng pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nangangahulugan ng paghinto natin sa masama nating ginagawa, ang pagsisisi natin sa ating nagawang kasalanan at ang pagkakaroon natin ng paninindigan na hindi na ulitin ang masama nating o kasalanan natin na nagawa. Samantalang istighfar ay isang simpleng pagsisisi lamang o paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat maliliit o malalaking mga kasalanan na nagagawa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang tauba nga ay isang kompletong proseso ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalimang mga maaaring maging dahilan upang mapatawad ng ating mga pagkakasala ay ang pagdating ng mga sakit o mga amrad. Ika-anim, shiddatul maut wa ma fil qabr. At isa pang dahilan upang mapatawad ang ating mga kasalanan o isa pa sa mga kaganapan na sa pamagitan nito ay mapatawad ang ating mga kasalanan ay ang kahirapan o paghihirap sa kamatayan at hindi ng paghihirap o pangaparusa sa libingan, lalo na doon sa mga kasalanan na hindi natin naihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ikapito ay ang matinding pagtutuo sa atin nga sa araw ng paghukob, na kung saan ay pagbabayaran natin ang bawat isang kasalanan na nagawa natin at gagantimpalaan naman tayo sa bawat maliit na kabutihan na nagawa natin. Kawalo, istighfarul makhlukat kal malaika wal ins wad dawab.
At ito naman ay isa pa sa nakatanggal ng ating mga kasalanan at nagiging dahilan upang tayo patawarin ay ang paghingi ng tawad para sa atin na mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga anghel na nanalangin para sa atin, gayon din ng mga tao na nananalangin para sa atin at mga hayop na nabanggit nga sa ilang mga hadith na nananalangin para sa tao na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang nga dito ang mga naghahanap ng kaalamang Islamiko. Ikasyam, asyafa'a minan nabi wa minal malaika wal muahilin ang laha. Ang pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga anghel at ng mga pinahintulutan na magbigay ng pamamagitan ay magiging dahilan din upang tayo mapatawad at ikasampu at pinakamahalaga rahmatullahi wa afwahu wa magfiratuhu bila sabab minal ibad. At ito nga ay ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya naman tunay na dahilan ng pagkakapatawad natin sa ating mga pagkakasala at magiging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso at ang hindi pagkakaparusa sa atin sa impyerno. Gayun din ang pagpapaumanhin ni Allah at kanyang pagpapatawad nang walang anumang dahilan mula sa kanyang mga nilikha. At ang sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqan nasa bikhuluqin husun, bikhuluqin hasan. Ito nga ay ang pakikitungo natin sa kapwa natin ng mayroong mabuting pakikitungo, ang mayroong pakikitungo sa kanila ng nagpapakita tayo ng pagmamahal, pagmamalasakit, katarungan at iba pa mga mabubuting pakikitungo sa kanila sa pamamagitan ng gawa at pananalita, pagbibigay sa kanila ng kawang gawa, pagtulong at iba pa mga kabutihan para sa kanila, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mananampalataya. At ito ang hadith natin para sa araw na ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.